Hello mga ka-blessing at nandito na naman tayo sa ating panibagong video. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-click na rin yung notification at piliin yung bell para lagi kayong updated sa ating susunod na video. Tsaka shout out nga pala sa lahat ng Cebuanon fisherman. Tsaka sa lahat ng mangingisda sa buong mundo. Ang gusto palang magpa-shoutout ay mag-comment lang kayo sa comment section para mabasa ko at ma-shoutout ko kayo sa ating susunod na video. Yun lamang po at maraming. Ayan at gagawa tayo ng panghuli ng pusit. Ah, ito nga pala yung gamit natin, flies, cutter, kikil, nylon na 0.45 tsaka kawil na 560, fuse glue, cutter at tsaka ito stainless na rod yung pang bisikleta tsaka gunting. Bali magpuputol muna tayo ng ano, ng pinakaulo ng kawil. Tanggalin natin yan. Bali ito yung gamit lang natin, ganito kay clip 1 inch. Kailangan natin ng 24 piraso. Tapos putol tayo ng nylon mga 1 meter. Ito yung italik natin sa kawil. Tapos ito, kailangan nating pantay tuwid. Madali lang ito sa mga marunong na. Kailangan natin ito ay 8 piraso. 8. Ayan. Yung paglagay, ganito lang. Ayan. Pasok tong nylon. Tapos higpitan. Ayan. Okay na. Kusog natin sa ibabaw. Tapos lakan natin, lock ito yung pinaka lock. Ayan. Kailangan parehas yung ano, yung distansya ng kawil para pag lagay natin ng shoes glue nasa align na siya.
kailangan dito yung pagtali mo nakalak para pag kinain ng pusit hindi matanggal yung pagkatali. Gawa muna tayo ng mga ganito kasi wala tayong laot. Sobrang lakas pa rin ng ano ng agos ng dagat. So tawagin dito sa amin ay sulog. Yung gagawin pala natin ay tatlong layer. Bali aabot yan dito. Yung dito yan. 3 layer yung gagawin natin. Kasi ganito na yung uso sa amin dito. 560 na kawil. Tapos ito yung stainless ng ano ng mountain bike. Yung stainless Rayos ba? Tapos yung pag yan, pantay-pantay na. Pag nilagyan natin ito ng just glow, hindi nagagalaw. Yan. Ganito lang yan. Very busy. Yung nylon pala natin na in-order natin ito sa Lazada. Soga ye lang. Yung patak. 0.45 mm. Yung gamit natin dati ay dalawang layer lang eh, karamihan nakakabala yung ano yung pusit. Kasi hindi gaanong masabitan ng kawil. Ayan. Ito lang yung paglap. Sa dalawa. Tapos gupitin natin itong dulo. Ayan. Bago natin lagyan ng shoes glow, kailangan natin taas ito. Ayan. Kasi kapag hindi natin inangat, hindi rin makakasabit yung ano, yung kawil. Kasi dito yan tatama. Mabuti kung nakaangat, yan sabit na sabit ito. Bale, ganito yung gamit natin nung nakahuli tayo ng tatlong piraso sa isang duya. Eh, hindi ko lang nabigyan kasi na-delete. Hindi ako naka-upload sa YouTube natin kasi nabura yung ano yung video natin. Maganda sana yan eh. Napakalaki ng tatlong kusit.
Yan, bali tapos ng isang beer at lalagyan na natin ng ano ng sus glue. Patak-patak lang. Mabilis lang naman tong matuyo. Tapos lalagyan pa natin yung dito ng pangalawang layer. Tapos may pangatlo pa. Napakadali lang guys ng paggawa ng ano, tangkab. Hindi na kami gumagamit ng yung may tingga. Napakahirap gawin. Bali ganito na yung uso sa amin. Pwede rin kayong gumamit ng 568 ay hindi 557 nakawil. Lagay parang parehas naman ng kanina. Yan. Yung iba kasi nahihirapan kapag sa umpisa alas lahat naman ng mangingisda sa umpisa talaga nahihirapan. Pag nakuha mo na yung technique, bali mabilis na lang. Yan, usap natin. Yon. Kailangan mahigpit. Matibay itong nylon na to, hindi maputol. Kahit lakasan mo. Yung kulay puti kasi napaka krol. Daling maputol. Kaya ito yung ginagamit itong talo. Kaya itong kamay na ito ay makapal na yung kalyo. Kasi dito lagi tumatama yung mga kalyo. Nasa pangalawang layer na tayo ng kawil. Madali na itong matapos. Kaya sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. Sa mga silent viewers ko, mag-subscribe na rin po kayo. At huwag niyong kalimutan, i-click na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating susunod na video. Ayan, bali ganito lang. Kailangan yung dulo ng kawil pantay din dito sa ano, sa pinaka puno ng kawil ang pinutulan natin kanina para magandang pagka-align. Kasi yung ibang gawa kapag mahina yung pagkatali, gumagalaw yung mga kawil. Yung iba ko palang gawa hindi ko na nilalagyan ng sus glue kasi nagtitipid nga tayo sa sobrang hirap ng buhay ngayon. Kailangan natin magtipid.
Bali, kanina pala, may naglaot. Bali, tatlong bangka. Yung dalawang bangka, walang kuha. Zero. Bali, yung... Bali, apat pala. Yung lumaot kanina. Yung dalawa, may huli, dalawang piraso. Kaso nga lang daw eh, malakas pa rin yung agos. Kaya gawa lang muna tayo ng tangkap. Ayan. Bali, ganito lang yung pagdali. Pabalik-balik lang. Hanggang sa mahigpitan na natin. Pwede rin kayong magamit ng kawil na number 559, 558. Nasa sa inyo yan kung anong gusto nyong gamitin. Eh, dito kasi sa amin, ganito na yung uso. At saka, bali ako lang pala yung nagamit dito na 3 layer. Yung karamihan dito sa amin, yung dalawa lang. Ganito lang. Yung dalawa lang. Kaya, pagusto lang kayo kung ilang layer yung gawin nyo. Eh ako, nasanay na ako sa 3 layer. Eh. Bira lang yung ano, yung natatanggal na pusit kapag tatlong layer yung kumapit sa kanya. Diba, ito yung pusit. Mga ganyan. Ito. Tapos pag ginano ng pusit, tatlong layer, hindi na makawala. Mahirap nang tanggalin. Kaya mas mainam na 3 layer yung gawin nyo. Bali yung nylon natin ay maikli yung pagkaputol natin, kaya kulang. Pwede na to. Yan! Tapos na! Hindi pa. May isang layer pa. Kita man eh. Bale, may nanonood sa atin yung ating misis. Yung number one subscriber natin. Mukhang kalakitok yung mukha. Yan. At lagyan na natin ng shoes glue. Mas magandang gamitin dito yung ano, yung UV resin. Mahirap patanggal. Ito maligis ka. Maligis na. Hindi ko kami luli ako kung nilagod man itong burak. Paubos na lang ang hanggang. Bilang pa nga. Kulang pa ng isa. At tapos na. One meter. Yung kailangan natin pang tali.
nagre-reklamo yung misis natin kasi yung ginamit nating sapin ay punta daw ng unan. Nagre-reklamo. Mahirap daw maglaba. Umalis ka na dito at maligo ka na. Patuloy ng SBRN ko gaya na. Pinalutaw na? Napakaan. Malawod na. Malawod na ba sa ano? Sa... Palutang? Palutang. Silulat dito sa ano? Huh? Dalawa? Uh-huh. Dapat, hindi siya magsinulong na sa ano? Parang. Ano? Buhin ni ilo? Basko. Paritan dito ba? Basko mo. Kanaway. Yung hangin dito pala sa amin ay kanaway kung tawagin. Eh ganyan yung hangin kapag merong paparating na bagyo or low pressure. Nako. Take 3. Lapat. Lapat. Dawa tayo ng tangkap ng mga 3 piraso. Bali, pag natapos ko na ito eh, tuturuan ko kayo kung paano paglagay ng pamain. Loko. Palit eh. Nawa kita mo, boss? Marcos na. Pasok. Mga Merkulis, pili na mag-ano. Maglaro. Kung kaya ng bangka. Malakas kasi yung talon yun eh. Malalakit. Ito na yung medyo mahirap kasi baka magalit tayo ng kawin. Ano yung ginagawa naman ng last dito? Ito sa rumutugot sa likod. Hindi mo may last dito. Oo. Itong ano, panghigod sa paon? Yan, limbawa ito yung kain natin mamaya. Papakita ko sa inyo kung paano yung pagkabit at pagtali. Ngayon, yung kain natin ay hindi pusit. Tawag dito sa amin ay liwit o yung aswang.
tawag sa ibang lugar. Kalyo sa kamay, ganito na talaga kapag masipag. Baling makapal yung kalyo natin sa kamay, basta hindi lang tayo nagugutom. Yan, at tapos na tayo sa ating ginagawa. Na natin ang shoes glue para matapos na. So, ayan. Bali, natapos na natin yung ating ginagawa. Meron pang kulang. Kailangan natin putulin to yung pinaka trim. Yan. Yan. Putulin natin yan dito. Gamitan natin ng pliers. Malambot lang. Tapos yung dulo, kailangan natin hasain para hindi matalas. Tapos kailangan natin itong baluktutin. Gamitan natin ng pliers para malambot. Ayan. Sabi ganyan. Ayan. Iba kasi napuputol. Kaya kailangan itong idikit. Bali, dito kasi yan nakatali yung ano, yung tansi natin, yung nylon na number 100 or 90 mm. Ang gamit ko ngayon ay yung kulay blue, na bawat buya natin ay may nakalagay na tatlong kawil na ganito, kaya nakakauli tayo ng tatlong piraso sa isang buya. Pag nakita ng pusit yung pamain natin, sabay silang makita ng pamain natin, kail pupunta nila at isiba rin. Yan. Ito yung magandang paggawa. Ito yung sukatan ko kapag gumagawa ng ano, pag-angat pala ng kawil. Kasi pag hinila yan, pag ginano ng pusit, ng malaking pusit, sabit ka agad. Yan. Tsaka ito pala yung pagpain nito. Halimbawa, ito yung pamain natin o yung iniwa nating katawan ng pusit. Bali, ganyan yung korte. Ganito yung korte. Medyo malaki lang, konti. Bali, ganito. Yan.
Tapos, kailangan natin hanggang dito lang. Huwag natin isaga dito sa dulo. Kasi dyan nakalagay yung tanse, yung nylon natin. Tapos yung pagtali, ganito lang. Yan. Kailangan pala nating iwaan yung gilid ng ano, ng limbawa, ito na yung pamain natin, ng pusit. Para dito mas sumabit yung nylon. Isa, dalawa. Ganito lang. Tapos, ganyan lang. Ito pala ay sample ko lang sa inyo kung paano ikabit yung pamain. Tsaka, halimbawa, ito yung ano, ito yung nylon natin. Diyan natin ilalagay yung ano, yung tangkab o kawil. Dito natin ikakabit. Yung pagtali pala ng pagtali nito, dawi ka agad. Pagtali pala nito eh, alam nyo naman siguro yung number 8. Bali, ganyan lang oh. Yan, isa, dalawa. Yan. Tapos, dito nyo ipapasok. Dito sa dalawang butas. Tapos, sila. Yan. Yan. Bali, sa ilalim, yung pisto ng pamain natin, yung nakaganyan. Yan. Ganito. Kapag kinain ng pusit, ganyan, ano ba, ito yung tentacles ng pusit, malalaking pusit. Pag lumapit yung mga galamay nila, yan, sabit ka agad. Yung iba kasi dito kumakagat yung pusit, kaya hindi masabitan. Eh, kapag dito sila lumapit sa tangkab, sa kawil, hindi na sila makawala. Ayan, bali, ganyan mga kaplising yung ating ginawa. At maraming salamat sa inyong suporta. Ayan, bali, tapos na natin gawin. At kailangan natin gumawa ng tatlong pirasong ganito. Kasi kulang tayo ng tangkab. Dali lang naman, ganito ang paggawa.